Hi, hello! Maligayang araw po sa inyo at maraming salamat po once again for joining me dito na naman po sa isa na namang edisyon ng ating programang Solution with me, Laverne D. Ito nga po ang programa ko saan ay hatid natin ay tugon sa ating bawat tanong. And of course, maganda po yung ating katanungan for this week. Kaya naman, ibigan sa biyaya po ng Diyos at sa kanyang napasaganang kapahayagan mula sa kanyang salita. Ito po ay sasagutin natin maya-maya po. Hatid sa atin ang ating mas pinahabang devotion time. And of course, narito pa rin po tayo. Masakasama natin ang mga naggagandahan at napakasasipag na mga kalalakihan na ating church. Maraming salamat sila Kuya Natnat Peralta at Kuya Abes D. Na siya pong ating kaagapay sa ating programa. At tayo po'y magsasama-sama, magsasalo-salo at magja-jamming sa loob ng ilang minuto ng mga music. Plus of course, ang masayang huntahan. Dito nga kuya, sa Solution with me, Laverne D. At gusto mo nang batiin ang ilan po sa mga kaibigan po natin na patuloy na sumasama at nakikijamming at hindi po tayo iniiwanan sa ating programa. Of course, nandyan po, una-una na si Kuya Bojet Ciudadano. Thank you, bro. At si Ate Michelle, maraming salamat din sa mga kaibigan natin sa Las Piñas, sa Team Grace, sa Team Solutions, sa Team Grace, dyan din po sa Caloocan, and of course, sa Angeles City. Maligayang panunood po sa inyo at sa mga kaibigan din po natin sa loob ng Pilipinas at sa Mega Manila, good evening. At sa labas po ng ating bansa, maligayang umaga, maligayang hapon o tanghali at gabi na rin dahil tayo po ay napapanood sa anumang sulok ng mundo. Hatid po sa inyo ng FB Live. And of course, maraming salamat din po sa mga kaibigan po natin patuloy na nagbabahagi ng ating programa sa kanilang mga kamag-anak at kaibigan na sabi nila nalulungkot sila ako yung Laverne sa ibayong dagat. So, yun po, pinakamainam. Imbes po na ikaangay, ubusin ang oras sa pagiging malungkot o pagiging ikaangay. Eh, alam mo yun, medyo emo, sinasama ng hindi kagandahang musika, nagbibigay po nakabiguan sa puso. Eh, pag-aralan na lang po natin ang napakayaman at pakasaysayang salita ng Diyos. Dito yan sa programang Solution. And kaibigan, maya-maya po ipagpapatuloy natin. Ang ganda po ng topic natin for tonight, the Father who gives generously. At syempre, hindi pa po tapos sa ating selebrasyon ng Father's Day. Pagkaman nakalipas sa puno, nakalipas na linggo, eh tuloy-tuloy po yan. Malalaman natin, pag-uusapan natin. Sino ba itong tatay? Meron ka bang kilalang tatay na talaga naman kung magbigay ay lagpas pa o maapaw pa sa sagana? Mamaya po, alamin natin mula pa rin po sa ating pagbabahagi o sa atin pong mga pinag-uusapan, isang paglalahad. Napakagandang talinhaga po mula sa mga labi ng ating Panginoong Jesus mula sa Luke 15 verses 11 until 32. So sa pagpapatuloy, meron muna tayong pag-uusapan at gusto natin i-acknowledge na ating mga kaibigan nagbigay ng kanilang saloobin sa ating katanungan. Dito lang yan sa Question of the Day. Kapag nagbigay ba sa iyo si Lord, binabawi pa ba niya ito? O kapag nagbigay ba si Lord sa iyo, yun, binabawi pa ba niya ito? Bakit? At ilan po sa mga nagbigay na kanilang komento? Ako, babasahin po natin. Thank you so much. Sabi ni Sister Mar o Ma Arga. Sana tama yung pagkakabasa ko ng iyong pangalan. First time ko nakita yung kanyang pangalan. Kinote niya yung Job 1:21 and he said, "Naked I came from my mother's womb. Naked shall I return there. The Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord." Thank you so much. And sinundan pa niya ng Job 9 verse 12. "If he takes away, who can hinder him? Can say to him, what are you doing?" Yan ang sabi ni Sister Ma Arga. Kaya yung iba, nagtatampo sa Panginoon, pakiramdam nila, pag binigay na ng Panginoon, wala na siyang karapatang bawiin ito. Lagi nating pakakatandaan, sabi niya, na siya ang nakakaalam ng lahat. Kung nakakabuti ito, nakakasama sa atin, it can also be a testing of faith, gaya po na nangyari kay Job. Kaya may mga ganitong pangyayari sa buhay natin, mismong buhay natin ay pahiram lamang ng Panginoon. Lahat sa mundong ito ay maglalaho, tanging pagmamahal lang ng Panginoon ang siyang hindi niya babawiin at hindi magbabago. Yan ang sabi muli ni Ma Arga. O ni Marga, thank you so much. Nad R.D. Mir, sabi niya, "It's not biblical. Diyos ang nagbigay siya din ang bumabawi. Depende sa binigay ng Diyos. Katulad na lamang ng skills, pag hindi mo ginamit sa tama, binabawi niya iyon, and that's biblical. Ang buhay ba binabawi niya dahil pinahiram lamang
hindi naman tayo nang hiram, but it's a natural process of creation because of sins hindi kusang binawi. Please be specific on things na binabawi. Salvation ba yan? Sabi ni Nad R.D. Mir. Yan. Sana nanonood siya sa ngayon, and I'm hoping na makapanood ka, kapatid, para masagot din ang iyong katanungan. Depende po sa akin, Kuya Laverne, sabi ni Sister Julie Chris Santa Iglesia. Salamat po. And sabi ni Sister Mona Lisa Camarao Verbo Putingan, pag si Lord nagbigay, wala nang bawian. Asahan mo yan. Salamat po. Salamat na marami sa mga kaibigan natin nagbigay ng kanilang komento at kaibigan. Mamaya po, makalipas po ng awiting ito, tayo po ay tuloy-tuloy sa ating mga pag-uusapan. Dahil alam mo, marami pong mga samot-saring kaisipan ng mga tao bakit hindi lumalapit sa Diyos. So isa pong napakagandang paanyaya sa ating awitin ni Kuya Nato Tabausares. Dito yan sa Solution with Laverne D. Mayroong mga panahon, ikay tuliro pagkat naguguluhan. Samot-saring suliran. Babalik tayo at maraming salamat po sa iyong patuloy na pagtutok at panonood. Dito pa rin yan sa Solution with me, Laverne D. Panood po natin o napakinggan natin, I should say. Ang isang napakagandang paalalang awitin po sa atin ay Mr. TJ Tabausares na nagatid sa atin sa ikalawang bahagi ng ating programa. Ito nga po ang awiting Lumapit Ka sa Panginoon. Isang napakagandang paalaala po para sa mga taong may agam-agam or yung meron silang takot at pangamba na baka hindi ako tanggapin ng Panginoon. Hindi po. At mamaya, bilang pagkapatuloy po sa ating mga pag-uusapan, maintindihan po natin, hindi lang po siya, generous mag-forgive. Siya rin po ay generous mag-give. Kaya po yung topic natin for tonight ay napakaganda po. The Father who gives generously. Kaya naman kaibigan, gusto muna natin batiin ang ilan po sa mga kaibigan natin patuloy po nakikijamming sa ating programa. Gusto kong pasalamatan, of course, and I'm hoping na nanonood si Ate Mai sa Lapus. Good evening po sa inyo. Nandiyan din si Judge Bernarda Villanueva. Thank you po for joining us once again tonight. Nandiyan din ang mga kaibigan natin, sila Ate Grace Tabausares. Maraming kaibigan po siyang dinala sa ating programa. And of course, ang mga suki na natin, mga kabarkada na natin, sila Kuya Noel Ramos, ang Team Solution. Maraming salamat din sa mga kaibigan natin na patuloy pong binabahagi po yung programa natin sa kani-kanilang mga kaibigan at sa kani-kanilang mga kamag-anak sa ibayong dagat. So, kaibigan, sa ating mga pag-uusapan ay dalayan ko po na magbigay po ito sa atin ng saganang biyaya.
at kapayapaan. Dahil kapag nauunawaan po natin ang lubusan, ano ba talaga ang tinitibok ng puso ng Diyos at naiintindihan natin ano ba ang ibig sabihin o kinalaman ng tinapos na gawain ng ating Panginoong Hesus sa krus sa Kalbaryo. Ito po, mananagana na po sa atin ang kanyang biyaya at kapayapaan mula sa 2 Peter chapter 1 verse 2 na palagi po natin ipinapaalala sa ating programa. So, sa ating pong pagpapatuloy, narito na nga po ang ating pagtalahay at pagbibigay daan po sa ating mga sinimulan kahapon, dito yan sa ating mas pinahabang devotion time, of course, atin sa inyo ng programang Solution. At sa ating pong pagpapatuloy ng mga nasimulan po nating pag-uusap kahapon, of course, sa ating topic kahapon ay the Father who forgives generously. Sa mga hindi po nakasubaybay, pwede nyo pong balik-balikan yung ating episode kahapon. Maganda ho na masimulan nyo doon nang sa gayon ay masundan nyo po yung ating mga pinag-uusapan sa ngayon. And tonight, pag-usapan natin, hindi lang po yung forgiveness niya ang generous, but tonight, ang ating pong topic nga, once again, the Father who gives generously. Hindi lang po siya nagpapatawad, bagkos siya rin po ay nagbibigay. Makita po natin na meron tayong tatay, siya po lagi ang nag-i-initiate, siya po yung nangunguna. At hindi po natin may iwasan dahil po yung kanyang kalikasan. So kapag nagbigay ba si Lord sa iyo, binabawi pa ba niya ito? So ito po ang layunin natin na masagot ang katanungan natin for this week. So sundan po natin ating mga tinalahay kahapon mula pa rin po sa napakagandang inilahad sa ating talinahaga o parable na ating Panginoong Jesus mula sa Luke chapter 15 verses 11 till 32 na alam po natin despite the fact na ang alibugang anak po dito ay siya po ay nagkaroon ng balaking bumalik sa kanilang tahanan o sa bahay ng kanyang tatay na meron siyang maling layunin, merong maling pakay, merong maling intensyon. Maling puso, siguro yun po yung sabihin natin. Eh hindi po ito naging balakid para siya po ikatagpuin ng tatay. Hindi po ito naging dahilan para hindi po siya yakapin, salubungin at halikan o patawarin ng kanyang anak. O na kanyang tatay. Pagkaraniwan tayo, di ba? Ako po, kagaya ng kwento kahapon, ako po ay talaga naman lumapit sa Panginoon, may maling layunin, may maling intensyon, may maling motibo. In short, mali yung puso ko. Pero kaibigan, napakabuti po ng ating Ama sa Langit. Sa kabila po noon, alam po niya, nababasa niya ang puso ko, pero hindi po ito naging dahilan, hindi po ito naging balakid para po siya po ay ikatagpuin po ako. At ngayon din po, sa ating kwento, na makikita po natin, meron pong maling pakay po yung alibugang anak sa kanyang pagbabalik sa bahay ng kanyang tatay. At hindi po ito naging balakid. Hindi po ito isinaalang. Ika nga, ito po isinaalang-alang na kanyang tatay. At kung babasahin niyo po ang Luke 15 verse 21, meron po siya doong rehearsed speech. Sabi niya, Father, I have sinned against heaven and in your sight. And I'm no longer to be your son. Yun pong sabi niya. And then, if you'll notice, hindi po niya na ituloy yung kanyang rehearsed speech na putol na po. Dapat meron pa siyang sasabihin yung linyang, make me like one of your hired servants. Hindi na po ito nasabi. Because, kaibigan, alam niyo, tila hindi na po siya pinapakinggan niya ng kanyang tatay. At mula po sa ating pinag-usapan din kahapon, mapapansin niyo po in verse 20, ang una pong nakakita sa kanya from afar yung kanyang tatay. Alam nyo, it goes to show na tila mula po nung umalis yung anak, yung alibugang anak na ito ay parang hindi na po umalis yung tatay sa kanyang kinatayuan or patuloy pong bumabalik po doon ang tatay, inaantabayanan ng kanyang anak. Gayun din po tayo, ganun din po yung paalalang awitin sa ating kanina. Matagal ka nang inaantabayanan ng Diyos, akala mo galit siya sa iyo. Hindi po siya galit sa iyo. At ang isa pong pagtutuwid po sa maling kaisipan po natin na madalas po natin naririnig, sinasabi po ng marami sa atin. Ito rin po yung sinasabi ko before, akala ko tama. Lumapit ka lang sa Panginoon, humingi ka ng tawad, papatawarin kanya. Hindi po tama yon. Matagal na po tayong pinatawad ng Diyos. Ngayon, bakit hindi mo nararanasan yung kapatawaran? Mararanasan niyo po iyan kapag kayo po ay nag-consent o nakiayon sa kapatawaran inilalaan sa iyo ng Diyos. Mararanasan mo yung kapayapaan. Ngayon, paano po tayo magkoconsent? Paano tayo mag-agree? Sasabihin mo sa Diyos, Lord, opo, ako po yung makasalanan. Nagko-confess ka, kailangan ko ng isang tagapagligtas ang iyong bugtong na anak na si Kristo. And then, kaibigan, mararanasan mo ang kapatawaran niyang matagal nang inilagak sa iyo. Ganon din po yung tatay sa kwento. Na he is after the word of reconciliation.
Matagal na po siya nag-aabang doon. Yun nga po ang sinasabi ng 2 Corinthians chapter 5, verse 19. Kaibigan, panghawakan po natin. Ibinigay po ng Diyos si Kristo not to condemn you, but to have a reconciliation. He is after the word of reconciliation. Wala po sa bokabularyo ng Diyos yung salitang condemnation. Kagaya po ng tatay dito, siya pong unang nakakita sa kanya anak sa kalayuan. And then, siya rin po ang unang tumakbo, papalapit. Ano po ang dahilan? Dahil nag-uumapaw po sa awa at pagmamahal yung tatay. At siya rin po ang unang yumakap at tumalik sa kanyang anak. Wow! Pakita po natin, wala kang mababasang imbot o galit na namutawi po sa labi ng tatay. Wala po siyang sinabi. Alam mo kung ihahalin tulad po, ako bilang isang tatay, you know, to be honest, and I believe ganun din po kayo. Alam mo, marahil siguro gagawin ko, sabihin ko lang sa mga katulong ko, dahil mayaman naman ako eh. Sabihin ko sa kanya, tawagin mo yung batang yan. Mag-usap kami sa loob ng bahay. Marahil, tatanggapin ko siya, of course. Mahal ko yung anak ko eh. Pero nandun yung panunumbat. Pero dito po sa kwento, wala kang mababasa. Praise God, ito po yung tatay natin. Hindi lang po siya nagpatawad generously. Pero makikita po natin as we go along dito sa kwento, makita natin, meron pa siyang binigay na importante po na ibinigay na sa'yo ang kinin po natin. So, sa tininhaga po ito, ang kanya po tatay ang siyang nagbigay at patuloy na nagbibigay. Siya po yung nag-initiate. Siya yung nagbigay ng kanyang pagmamahal, ng kanyang yakap, ng kanyang halik. And in Luke 15, verses 22 till 23, pinapatunayan po na ang Diyos po, ang tatay natin sa langit, hindi po siya nagsasawang magbigay. Kanya pong inutusan ng kanyang mga servant. Take note, mga servant. Ibig sabihin, mayaman po yung tatay na ito. And of course, ang tatay po na tinuturing dito, ang tatay natin sa langit, siya po ay maraming mga servants. It's a type of his angels. Marami po siyang naglilingkod sa kanya. Let's read Luke 15 verses 22 till 23. But the father said to his servants, bring out the best robe and put it on him. And put a ring on his hand and sandals on his feet and bring the fatted calf here and kill it and let us eat and be merry. Alam niyo po, this is verse 22 and 23. In verse 21, meron pong sinasabi doon yung bata, yung alibugang anak, rehearsed speech. Sabi niya, I'm no longer worthy to be called your son and make me, hindi na niya nasabi yun, make me like one of your hired servants. Hindi na po pinakinggan ng tatay yun at hindi na po nagkaroon ng pagkakataon yung bata para sabihin ito sa kanyang tatay. Because, ibinaling na po ng tatay ang kanyang mga salita sa kanyang mga servants. Take note ha, servants, marami po. And then, muli po ang sabi ng tatay sa kanyang mga servant, bring out the best robe. Take note, hindi po basta robe. Best robe and put it on him. Alam nyo, siguro kung tayo po mga tao, no, yung pagmamahal natin sa mga anak natin, pwede natin sabihin, o nandyan na yung robe mo, ikaw na magsuot. O itong sing-sing mo, ikaw na magsuot. Yung sandalias mo, malaki ka na, isuot mo na yan. Ito yung nature ng tao. Pero yung tatay po dito sa kwento, ang tatay natin sa langit, alam nyo, kaibigan, di ba, kapag nagsusot tayo ng suit, ako, usually, may mga nagsusot ng suit o yung kanilang robe. Di ba, yung mga mayayaman, dito po, pinapakita ng tatay, ipinasuot sa kanyang anak, sa tulong na kanyang mga katulong, yung robe, and even po yung sing-sing. Pinasuot sa kanyang daliri and even yung sandalias. Ngayon, mapapatanong kayo, ba't ginawa po ng tatay ito sa kanya? Well, the answer is found in verse 24 ng chapter 15 ng Luke. For this my son was dead, sabi niya, and is alive again. He was lost and is found. And they began to party. Wow! Gusto ng Diyos sa langit, gusto po ng tatay natin, maging masaya po tayo. Remember in 1 Timothy chapter 1 verse 11, the word blessed God, yung word po na blessed doon, is Makarios. Why? Because we have a happy God. Gusto po ng Diyos. Nagkakasiyahan po tayo. Gusto ng Diyos. Lagi po tayong kumakain. We have a happy God. Ito po yung dahilan. Alam mo ba ang dahilan kung bakit po malapit si Jesus sa mga makasalanan? Ito lang po ang dahilan. Gusto niyang maranasan nila ang kanyang kapatawaran, ang kanyang pagbibigay. Now, let's go back to the kwento, yung ating parable po. Na mismong si Jesus ang nagbahagi sa atin. So, ito na. After the prodigal son delivered his rehearsed speech in verse 21 na hindi nga po niya nakumpleto. Hindi na niya nasabi yun, make me like one of your hired servants. Ang ginawa po nung tatay, ibinaling niya po yung kanyang pakikipag-usap as if
nagpapaliwanag o sinasabi po nung alibugang anak na ito yung kanyang rehearsed speech. Sa iba naman, ang paniniwala nila ay nagsisisi na yung bata. Hindi pa po. Ito po ay isang rehearsed speech. At tila hindi na po pinapakinggan ng tatay. Bakit? Alam mo, nararamdaman ko po sa kwentong ito, hindi na po sinasaalang-alang ng tatay yung sinasabi ng bata. Ang sabi ng, siguro ang sabi ng tatay, wala ka nang dapat ipagpaliwanag. Ang importante, nandito ka sa harapan ko. Ang importante, kasama kita, anak. Wow, ito po yung tatay natin. And then, muli po, in verse 22, the father said to his servants, bring out the best robe and put it on him, and put a ring on his hand, and sandals on his feet. Note, inutusan po ang kanyang mga katulong. Pwede namang gawin ng bata ayon. Pwede namang isuot niya yung kanyang robe, yung kanyang best robe, yung kanyang singsing, yung kanyang sandalias. Pero bakit po ipinasuot? Bakit? Because yung tatay pong ito, meron pong significance yung tatlong bagay na ibinigay po sa kanya ng kanyang tatay. So alamin po natin, ano pong significance ng robe? Hindi po basta robe, best robe. Anong significance po ng singsing? At ano pong significance ng sandalias? Okay, isa-isahin po natin. Number one, in doing so, God our Father in Heaven has reinstated us. Ipinapaalam po sa atin, tayo po ay anak ng Diyos. At yung robe po na yon, it speaks of the righteousness of God in Christ. Tayo po, bilang mga dating na kay Adan. And then we put our trust in Jesus, we became the righteousness of God in Christ Jesus. So yung robe na meron po tayo nakasuot sa atin, yun po yung robe ng kanyang katuwiran. So tayo po, declared righteous, matuwid sa harapan ng Diyos. Yun po ibig sabihin ng robe. Ikalawa is the ring. It speaks of authority. Ibig sabihin, binibigyan po tayo ng kapangyarihan ng Diyos na tayo po ay maaring manalangin sa ngalan ng kanyang anak. So this authority is to invoke His name so that we can walk in the power or dominion every single day. That's why when we pray, we ask, di ba? In the name of Jesus. Nung panahon po nila, yung pong sing-sing speaks of authority. Para din po itong patatawag nating credit card sa panahon po nila. Dahil ito po yung signet, di ba? Pag sila po ay bumibili or may kinakain, yung saklay, dun sa yung word nila, yung clay nila, ilalagyan lang po nila yung sing-sing, yung signet, para patunay na, okay, bayad na yan, in His name. May authority po yung kanilang sing-sing. And thirdly, yung sandals speaks about yung assurance na ikaw ay anak ko. Kaya po, in verse 21, hindi na po pinatapos ng Diyos yung rehearsed speech ng bata na make me like one of your hired servants. Alam mo, kaibigan, sa panahon po nila, ang mga utusan, ang mga alipin, ang mga katulong, pangkaraniwan po ay wala pong mga suot sa kanilang mga paanan. So, hindi po hahayaan ng tatay na tawagin o angkinin po ng bata na siya po ay isang alipin o bayarang alipin. Dahil yung batang yon, bagaman nagkamali, naging alibugha, kinikilala pa rin po ng tatay na kanyang anak na minamahal. So, ano pong significance noon? So, pag ikaw ay binigyan ng sandalias, pinapaalam sa'yo, ikaw ay anak ko. At ikaw, kailanman ay hindi nawalay sa akin. Pero dito po, sa panahon po nila noon, yung sandals po na tinuturing sa wikang Griego, may dalawang klase. Yung isa po ay sandalon. Ito po ay sinusuot ng mga ordinaryong mga tao, mga mahihirap sa mga panahon nila. It's a slipper or sole pad. Mumurahin lang po ito. Gawa po ito sa mumurahing materyales at sinusuot ng mga pangkaraniwang tao. Yung ikalawa ay hupodima. Ito po ay isang sapatos or shoe or sandals. Gawa po ito sa mamahaling mga leathers. At ito po ay ginagamit ng mga taong may ikangakayamanan o may posisyon ng mga panahong yon. So dito po, nung sinabi ng tatay, put its sandals on his feet. Sa tingin nyo, ano po bang sandals po yung ipinalagay po sa anak niyang ito? Yung sandalon or hupodima? Yes, of course, yung pangalawa po ipinalagay sa kanya. Ipinapaalala po sa kanyang anak, hindi kita alipin, hindi kita bayaring alipin. Ngayon, kaibigan, ano pong revelation nito sa ating mga anak ng Diyos? Naalala niyo po yung Romans 8 verse 15? Sabi po dito, for you did not receive the spirit of bondage again to fear, but received the spirit of adoption or the spirit of sonship by whom we cry out, Abba, Father. Ngayon, kaibigan, pangkaraniwang sinasabi mo, alipin ka ng Diyos. Hindi ka alipin ng Diyos. Ayaw kanyang tawagin mo sarili mo, alipin ka ng Diyos. Of course, tinasabi natin, alipin tayo ng Diyos in the sense na dahil alipin po tayo,
ng kanyang katwiran. Hindi po tayo alipin dahil inaalipin tayo ng Diyos. Hindi po. Ayaw po ng Diyos na wala pong sandalias yung kanyang anak dito dahil hindi po siya pwedeng maging alipin. Siya po ay dineklara bilang anak. So, ano pong ibig sabihin ito? Kilalanin mo na ikaw ay isang anak ng Diyos dahil meron kang sandalias. So, as we end, ito po yung ating solution. The robe, the best robe, the ring, and the sandals were gifts of the father to his prodigal son, kagaya po natin. Ngayon, ang question, what did the son do to earn or to deserve the father's gifts? Ano po ba yung ginawa niya para po ma-achieve niya, ma-earn niya yung mga regalo ng kanyang tatay sa kanya? Well, absolutely nothing. Ganon din po tayo ang kaligtasan po natin. Ito po ay kaloob na libre ng Diyos. We were saved by grace through faith. Wala po tayong inimbag. Ito po is, it is the gift of God. These were gifts. We cannot earn it. We cannot deserve it. We cannot work for it. Bakit po? Ang tawag po dito ay biyaya. So mula po sa kwentong ating na pinag-usapan, dalayan ko po na nakita niyo po, hindi lang po ang kapatawaran po ng Diyos ay sobrang extravagant or generous, even po yung kanyang kapatawaran and even po yung kanyang pagbibigay. Nagkasala ka na, pinatawad ka pa, naku, umaapaw pa po at binigyan ka pa niya ng karapatan. Binigyan ka niya ng kanyang katwiran, ng kanyang kapangyarihan, at ikaw ngayon ay meron kang katayuan bilang isang tunay na anak ng Diyos at angkinin mo yon. So ano po yung part natin as we end? Our part is just to believe and receive and then say, thank you, Lord. Wow. Believe in His goodness and receive the best robe. Binigay na sa'yo yan, kapatid. Ring and sandals on your feet. Kaibigan, bakit po? Because this is our Father in heaven. We have a Father who gives generously. So as we end, kaibigan, ito na yung meron ka. Hindi ka lang pinatawad. Pinagpala ka pa ng kanyang saganang biyaya. Wow! So kaibigan, bukas po, ay pagpapatuloy natin ating mayamang pinag-uusapan. Of course, ito yan sa mas pinahabang devotion time at din sa inyo ng programang Solution. And this time, bilang pagpapatuloy po sa ating programa, inaanayahan kita. Alam ko, nag-uumapaw po ang puso mo sa kagalahan. Ibigyan, samahan mo ko tayo po idumulog at magpasalamat sa kanyang inaalay sa atin, binigay sa ating robe, ring, and sandals. Ibigyan, let's pray. Aba, maraming salamat po sa iyong kapahayagan na hindi mo lang kami pinatawad. Hindi mo lang kami pinatawad sa lahat ng aming mga kasalanan. Bagkus, Panginoon, patuloy mo kaming pinagpala ng iyong katwiran, ng iyong kapangyarihan. Patuloy mo kami kinikilala bilang iyong mga anak at hindi mga alipin. Salamat, Panginoon, sa aming mga pag-aaral na ito. At ang mga binigay mo ito, Panginoon, ay patuloy mong ibinibigay, hindi mo binabawi sa amin. Kaya naman, mula po sa aming mga pinag-usapan, maging dahilan po ito, siyang nanonood sa ngayon. Makita po niya ang napakayamang kapahayagan na iyong salita. Ang napakayamang puso mo ng pagbibigay, ng pagyakap mo sa amin. Panginoon, salamat po sa pagbibigay mo sa aming Panginoong Hesukristo. Naging dahilan po siya ng aming kaligtasan. At ang kaligtasan pong ito ay patuloy na aming aangkinin. Dahil kami po yung tinawag mo bilang matuwid, binigyan ng kapangyarihan sa pangalan ni Jesus at mananatili kaming anak mo magpakailanman. Purihin ka, O Diyos. Ito pong aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtutok at panunood. At tayo nga po, nasa huling bahagi na ng ating programa dito yan sa Solution with me, Laverne D. At thank you so much. At dalayan ko po na patuloy kayo natututo sa mayamang kapahayagan ng Diyos. You have to believe and receive. Yun lang po yung ating part. Let God be the blesser and us be the blessed. Kaibigan, napakabuti po ng Diyos. Isipin mo, hindi ka lang pinatawad. Of course, napakarami nating kabuktutan kagaya po nung alibugang anak na pinag-uusapan natin. Pero alam mo, sabi nga po ng Panginoon, He came to give us life and life more abundantly. Hindi ka lang yan pinatawad. Hindi ka lang yan na-forgive.
ginigive, nagbibigay pa siya. Tama yung aking English noon. So hindi lang siya nagpatawad, patuloy ka pa niyang pinagpapala, binibiyayaan. At patuloy pong ang kinin po natin ang katotohanan ito. Tayo po kay Kristo ay pinaging matuwid. Yun po yung larawan ng kanyang best robe. Kaya po ibinigay sa ating best robe. Ibig sabihin, we are declared righteous. Pinaging matuwid sa harapan ng Diyos through the finished work of Jesus. At ipinasuot po sa atin ang ating singsing. Ibig sabihin, kinikilala po at binibigyan tayo ng karapatan na lahat po sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. So meron tayong kapangyarihan sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. And of course, third, ibinigay po sa atin yung sandalias. Huwag mong kilalanin ang sarili mo bilang alipin ng Diyos. Hindi po, ikaw ay anak ng Diyos. At yun po ibig sabihin ng sandalias. Dahil, nung mga panahong yon, ang mga wala pong pangyapak sa paa, sila po ay kinikilalang mga alipin or katulong or kasambahay. Pero yung mga may pantapak, at ang sinabi nga pong sandals dito, yung hupodima, ibig sabihin, mamahalin po itong sandals or shoe. Ito po ay para po sa mga anak na mayayaman ng mga panahong yon. So tayo po, hindi ka alipin, ikaw ay isang anak ng Diyos. So kaibigan, bukas, ipagpapatuloy po natin ang mayamang kapahayagan po at aalamin pa rin po natin na kapag ang Diyos ba ang nagbigay sa iyo, binabawi pa ba niya ito? Well, kaibigan, alam ko kung saan na po nararamdaman mo na kung saan tayo patungo at bukas aalamin po natin. At I'm hoping na masagot din po natin yung Job chapter 1 verse 21. Dito pa rin yan sa inyong programang Solution. At salamat sa ating mga naging kaagapay sa Kuya Natnat Peralta and of course, ating technical director na si Kuya Aves. At maraming salamat po sa inyo for joining me and keeping me company dito yan sa ating programang Solution. And bilang pagtatapos, narito po ang 3 John chapter 1 verse 2. Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health even as your soul prospers. Bye! Thank you.